the way. Tapos may suka. Parang balot na amoy isda. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Hi guys, good morning. Today is another day and another vlog. So I'm here in Camiguet. 3 days namin dito sa Camiguet. Di sana ako mag-vlog pero may nakita akong garden dito. Share ko na rin yung garden na nakita ko dito sa Camiguet. And also, share ko na din sa inyo yung tourist spot dito sa Camiguet. Mga fruits tayo din mabibili dito sa Camiguet. Problema lang, wala akong nakita ngayong lansones. Wala nga naway lansones karon. No, stop. Ting season ng lansones. Walang gano'ng lansones sa iyo. Mga fruits dani? Sa CDO. Ah, sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro din yung mga fruits nila dun sa ating lugar. Kaginsa niya, garden. Garden na to na ikang Darrell Uyan Cafe. So, anong lugar ko, sir? Balbagon. Dito natin matatagpuan sa Balbagon, Camiguet. Ayan. So, kami yan. Kami may-ari nito yung mama nung nausap natin kanina, sabi niya wala daw dito yung mama niya. So sana tatanong natin yung mga presyo nito. Binibenta to, sir, no? Oo. Oh, meron silang Florida Beauty. Kanilang philodendron na Florida Beauty. Ito, I think, alaan to, aglonima na murodoklok. Ang laki, oh. Yun naman, guys. Ayan, oh. Ang laki na kanilang epiphrenum na tinatong album. Ayan, ang laki. Ang napapansin ko talaga, pag malapit ka sa dagat, hindi talaga iyang yung ibang plants pag malapit sa dagat. Kaya ito, oh, sobrang init. Ayan, parang yung iba nasusunog. Pero, meron sila dito na variegated cardboard. Yeah. Ang natutunan ko talaga kang Kuya Luloy, na once talaga yung mga cardboard, lagay mo siya sa malapit sa dagat, hindi mo talaga ma-achieve yung magandang variegation, magandang foliage ng ating mga unfold na anthurium. So, na malayan niyo guys kung nasa highland yung ating mga anthurium na mga unfold, lalo na yung mga may variegation. Ang ganda ng kanilang tubo and then maganda din yung kanilang color or yung kanilang foliage. Lalo na sa bukid nun, sa Baguio, doon malapit sa Davao, or sa Cotabato, kasi maganda yung kanilang klima din doon. Ayan. So actually guys, pupunta kami ng Mantigi Island. So, napadaan lang namin tong garden na to. At sana, samahan nyo akong maglibot sa kanilang garden. Ayan, ang laki ng kanilang epiphrenum na pinatom albo. Ito, oh, may damage na. Meron din sila mga kalatea dito. Ang laki ng kanilang kalatea. May yellow cardboard yung sila dito. As you can see. Okay. And then, ito yung kanilang golden ceratum. Tingnan nyo naman yung mga golden ceratum nila. As in, super yellow talaga. Siguro ito yung mga plants na pag malapit sa dagat, as in, magsubrang yellow yung kanilang dahon. Ayan, eh. Ayan. Meron din silang Monstera Thai Constellation dito. Tapos, yung kanilang mga aglonima. Ayan. Guys, i-share ko sa inyo yung aking mga aglonema pala na collect.
medyo marami-rami na rin yung nakolek kong mga Aglaon Mas. I-share ko sa inyo kung ano-ano yun. Ang ganda oh. Ang cute. Meron din sila dito, cobra fern. Okay, ang kapal ng kanyang dahon, no? Makapal. Alam niyo ba na nagmura na yung cobra fern ngayon? Ayan. Mga liit na mabibili ka na 350, 450, ayan. So, ito yung kanilang mulgok-lok. So, ayan si Kyle, ready-ready na. Ano, mag-island hopping? Ayan. Ma'am pala, yung may-ari ng garden doon sa likod. Sabi niya, pupunta na doon tayo sa likod. So, let's see kung ano yung nasa likod ng kanilang garden. Oh, ito, family of fern? Family of, ano? Hindi ko sure. Hindi ko sure. Pero ang laki niya, guys. Ayan. So, ito maganda to sa mga restaurant, sa mga malalaking bahay. Ilagay siya sa gilid or sa may sentro ng kanilang bahay. Ay, ayan. And then, ayan, laki ng kanyang, hindi ko alam kung ano to. Ayan, oh. Diba, ang laki. Tapos, meron pa siyang monstera dito, guys. Ayan. Ay. Ayan. Aray! Ayan, oh. May malaki siyang monstera na deliciosa. Ayan, oh. Ito, gusto na talaga mag-island hopping, kaya nagmamadali na umalis. Ay, malaking ano niya, oh. Tingnan niyo naman, guys. Ang laki at saka mataas na yung kanyang philodendron na paraiso verde. Ano siya? Ang ganda ng variegation. Ito mga paraiso verde. Okay na kanyang nude. Ang ganda to siyang i-propa. Ayan. Ano i-propa? Ooh, ang cute. Uy, may mga aglonima din siya dito, oh. Ayan. May pink fences pa siya dito. Oh. Ito din, oh. Ay, ang ganda nito. Ayan, oh. Hindi ko alam kung saan siya na family or saan siya na belong na plants. Ayan. Tapos meron din siya ito. Oh, cute. Nagpipink. Ayan, nagpipink. May mga cardboard siya dito, guys. Ang lalaki. Saan na? Ha? Tapos, meron din siyang cardboard dito. Ang lalaki. Ito yung kanilang mga philodendron. As in, super giant talaga. Mga philodendron na melanoni. Bahala na kayo kung paano niya i-pronounce. Ayan, and then, ayan guys, ang laki na kanilang cardboard. So, ito yung mga hybrid na cardboard na makikita niyo dito sa Mindanao. Lalaki, oh. Super laki talaga. Maganda to pang, ano, mixed breed sa mga variegated na mga anthol. Ayan, oh. Meron na siyang mga, ayan, may mga, ano na siya, mga seeds. Or seeds pad. Cardboard pa sila dito na hybrid. As in, dami talaga nilang cardboard. At saka ito. Tapos yan yung parang ano yan, philodendron na dark form. Napaka giant yan na philodendron. And then, alaki din ang kanyang nude. Alam ko ano yung ID nito. Basta nasa ano to, family of philodendron din. So, pwede niyong ilagay dyan sa ating description box para at least malaman din ng ating mga manunood. So, siguro guys, matagal na to na tinanim ni ma'am. Ayan. So, kung nagtatanong kayo kung ano talaga yung garden na to, VGB or na mentals,
VGB plants ornamental. So, lagay ko na lang dyan sa ating screen or papakita ko na lang dyan sa ating screen para kung gusto niyong mag-order or drop by kayo dito sa Camiguin, pwede tinin yung bisitahin ang garden na to. Dami nilang mga plants dito. Buti na lang nakakita tayo ng garden. So, thank you so much po sa may ari ng garden na to kasi inallowed tayong mag-tour sa kanyang garden kahit hindi tayo kilala. So, thank you so much po. Kung sino kayo, hindi po alam kung pangalan ni Ma'am. Meron din silang grapes dito. 15 years na pala yung ibang mga plants dito na inalagaan ni Ma'am. Kaya malalaki talaga yung kanilang mga plants. Bago pala kayo sa channel na to at saka kung mahilig naman kayo sa laman, please don't forget to subscribe my YouTube channel. And also guys, pakiclick na rin yung ating bell button para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na in-upload. Thank you so much guys! Hindi lang garden tour dito sa Camiguin Island yung i-share ko sa inyo, kundi i-share ko din sa inyo yung tourist spot dito sa Camiguin Island. Okay, samahan niyo ko! Bye!